Sa harap mismo ni 8th Infantry Division Commander, Major General Edgardo de Leon, sabay-sabay nanunumpa ang lahat ng kasapin ng komite. Kasabay ng kanilang panunumpa ay ang pagsunod din nila sa pinakaunang atas na paghahanap ng mga lugar na tinuring na high occupational safety risk at pagtukoy ng sanhi sa mga pagkamatay at pagkasugat ng mga sundalo sa lahat ng units sa ilalim ng 8ID. Ayon kay Fred J., kahit noong di pa nabuo ang Safety and Health Committee, ay inatasan na ni De Leon, ang Assistant Chief of Staff for Operations o G3 at Assistant Chief of Staff for Personnel o G1 upang tingnan ang datos sa non-combat casualties. Binigyang din ni De Leon na ang kakulangan sa kaalaman tungkol sa safety and health risk ang rason sa pagtaas ng bilang ng nadidisgrasya o nasasawi. Hinamon din niya ang committee na gumawa ng isang social marketing kung paano mas maipapatupad ang safety and health policy sa buong 8ID. Samantala, bilang pagtugon sa hamon, ay nagsagawa ang committee ng isang basic occupational safety and health orientation lecture at workshop. Kabilang na dito ang lecture tungkol sa Air Mobility Command Safety Management System na ibinahagi mismo ni AMC Command Safety Officer Lieutenant Colonel Ron Christopher Luayon. Natutunan rin ng mga nakilahok sa workshop ang safety, health at environmental hazards, naaangkop na control measures at paggawa at pag-implement ng occupational safety and health policies at programs.